Heads up, featuring in this video ay bagong microcontrol gaming deskmat ng Alpha Unlimited. Welcome back for another Rock Gears Wireless Gaming Mouse Review. Wala nang paligoy-ligoy pa. This is now my new top recommendation pagdating sa the best under 2,000 pesos wireless gaming mouse competition, ang Rock Captain Wireless. Maganda yung iniwang marka ng Rock Captain first world version sa gaming scene ng Pilipinas, and I am very confident na may ipagpapatuloy ng wireless version na ito yung impact na yun, since andito yung dream specs natin para sa isang wireless gaming mouse sa budget category, gaya ng Pixar 3395 sensor, under 60 grams na weight, tri-mode wireless connection, one blue shell pink dot switches, ergonomic shape in a solid shell design. Lahat ng yan mamimit natin sa possible SRP nito na 1,795 pesos. The packaging is straightforward, bubungad sa atin yung manual, extra grip tapes, extra mouse gliders, Type-C paracord charging cable, 2.4 GHz wireless dongle and extender combo, at syempre yung gaming mouse mismo. Gaya ng trend ngayon, it's a performance-based wireless gaming mouse, it means walang RGB pa ilaw effects, meron lamang maliit na DPI LED indicator sa kaliwa. Okay, it's a medium frame ergonomic shape na flexible and very natural sa hand size natin mga Pinoy. Meron siyang well-rounded hump na actually hawig sa curve pababa ng G Pro X Superlight na not too tall or naka-forward feeling masyado gaya ng ibang aggressive ergonomic shape wireless gaming mouse sa market. For example, itong Pulsar X-Lite V3 ES. Pag sinabi kasi nating aggressive ergonomic shape, ito yung mas curvy and larger mold na mas fulfilling sa kamay talaga. So keep in mind na mas mild yung may experience natin dito sa Rock Captain Wireless, na kung titignan natin maigi, very gentle lang yung curves or comfort grooves, pati yung tilt ng shape pa kanan, slight lang din naman, kaya mas natural and relaxed yung angle ng right hand natin. Para sa akin, mas manageable or mas namamaneuver mo yung ganitong style kasabay ng compact size ng frame. Ideal sa mga first time mag-ergonomic gaming mouse talaga, kung anong comfort nga ba yung kayang i-translate ng hulma na ito. Hindi kayo mabibigla dito, safe ergonomic shape in general. We can do a lot of adjustments, hindi niya i-force yung hand placement natin on a certain grip. Meron siyang enough palm contact na gustong gusto ko, kaya mas doable. Yung iba't ibang grip style na kinasanayan ko, from aggressive and relaxed claw, palm and fingertip grip, pwedeng-pwede naman dito. So, ang pinaka-proper word siguro dito is mas pinadali or mas compact na ergonomic shape talaga, na baka mas maging hiyang yung iba or baka hanapin pa rin ninyo yung ergonomic shape na mas fuller sa kamay talaga. So I leave it up to you to decide kung anong atake ng pag-ergonomic shape yung mas magbe-benefit tayo. Pero kung palalawakin natin yung imagination natin, para siyang 90% Lamzu Thorn talaga, na again mas mild lang ng onti yung style and outcome ng dimensions. And yeah, emphasize ko na rin na for right hand users lamang po ang ergonomic shape gaming mouse kagaya nito. Moving on, nagustuhan ko yung structural rigidity nitong Captain Wireless on par sa mga high-end titles. Very intact and solid shell design, never naging toyish or cheap sa pakiramdam, na kumbaga expected or nasanay na rin kasi tayo sa ganung compromise sa ibang wireless gaming mouse. Again, buong-buo at ang tibay ng feeling dito. And despite of this solid build quality, nagland lamang po ito ng 53 grams on my scale. Definitely kasing bigat lang ng isang Pulsar X2 Mini na worth 5,000 pesos. Dito, perfectly balanced din yung weight distribution na mas madali i-lift or flick shot sa FPS game kagaya ng Valorant, na tila mas magaan pa nga sa 53 grams gamitin. And for me, importante yun ha, kasi may mga gaming mouse na ultra lightweight din naman, pero tila mas mabigat sa stated weight yung vibe pag nilalaro na natin. Sa coating, raw feeling matte finish po ito, na I'm not sure nga lang kung malaki yung difference sa white version. Not the grippiest, yes, pero for my standards, hindi naman siya naging madulas sa gameplay ko. Actually, long-term usage, pag nag-moist na yung kamay natin, mas kumakapit siya sa pakiramdam, still decent and grippable considering the price of it. Tsaka kinagandahan sa ganitong style ng coating ha, hindi siya naglalangis tignan talaga. But still, sakaling hindi nito ma-meet yung expectations mo, may included grip tips naman out of the box. 1 and 2 button implementation is impressive. Again, isa ito sa all-time favorites natin, Huano Blue Shell Pink Dots, with a lifespan of 80 million clicks. Walang dead spot, buhay na buhay yung entire clicking area. Ganda din ang size and distance na abot ng daliri natin. Nagustuhan ko rin yung pagka-tight feeling na actuation nito. Hindi siya gaya ng ibang implementation na ang loose or malamya i-actuate. Wala din dito yung side play na annoying sa pakiramdam. Barely noticeable din yung pre and post travel. Rubberized scroll wheel is also good in here. Silent and intact naman yung pinaka-scrolling. Ganda din ang actuation niya. Hindi siya ganun ka-heavy dut-dutin in-game. Pabor sa mga gamers na ginagamit ito as jump sa FPS games or any other functions. Again, hassle-free gamitin. Wala rin ako maipinta sa side buttons nito, na very spammable, glossy yung pinaka-texture nito, maganda din yung sizing and location, nakatutok at ang dali i-reach ng right thumb natin. Kung familiar po kayo sa channel, bihira akong pumuri ng pinaka-ilalim na port ng isang gaming mouse, pero dito napaka
solid, hollow design ito pero ang tindig pa rin ng quality. Para siyang ABS plastic material na smoky, transparent yung vibe, ang linis sa mata in general. Pati yung branding, ang professional tignan. Napakalaking jump nito sa kanasanayan nating footprint ng Rock Gears. Kung minor detail lang ito sa iba, para sa akin, laking puntos nito sa overall appreciation ko. 3-piece mouse gliders are also decent. Smooth naman yung overall gliding with my main pad. BTFE ang pinakamaterial nito. Wala akong naging problema sa thickness and ground control. Andito din sa ilalim yung pinaka-toggle switch, Bluetooth sa kaliwa, 2.4 GHz wireless naman pag kanan, at DPI button sa kabila. Nakapasok naman ang bahagya pa loob yung mga buttons na ito, para hindi rin natin talaga aksidente matrigger in-game. Meron ding compartment para sa dongle receiver sa gitna, pabor sa mga users na madalas mag-travel o magdala ng gaming mouse on the go. Tearing this up, andito yung Tellink 8273 MCU na common din natin makita sa DarmoShark Gaming mouse releases, na one of the best, or I should say subok na dito sa budget territory. May mga mas mahal or mas premium at mas bago na MCU na may magkakaibang bigay in terms of overall tech and lower latency in general, pero I doubt kasi na maramdaman natin yung difference in terms of the real world performance na. Kaya wala rin akong makitang compromise sa pagpili nila ng 8273 MCU for this price point. The software is also good, clean, and minimalist yung layout na complete yung settings and customization na gugustuhin nyo. Meron din itong esports mode para mas confident ka na naka full potential for competitive FPS itong Captain Wireless. 300 mAh nga pala ang battery capacity nito na pinaka-standard natin ma-encounter ngayon. For my gaming needs, sapat naman na ito for 1-week use. Hands down din ako sa Pixar 3395 sensor implementation, wala akong naramdamang difference sa ibang mas mahal na brands and releases na kargado din itong wireless sensor na ito when it comes to tracking performance and overall gaming experience. And this gaming mouse has a consistent report rate of 1000 Hz. So, yun lang naman, at the end of the day, shape lang talaga ang kailangan nating tansyahin dito since kargado talaga itong release na ito. Shape na again, sobrang versatile naman pakisamahan. And because of the shape, you might play better talaga kung match naman sa hand size mo ito. Unless kaliwa ka talaga gumamit ng gaming mouse, dun lang magkakaproblema. Nonetheless, it's a solid performer. I had great time using this, eh hindi naman siguro magsisinungaling results and numbers ko in-game. Para sa akin, kayang-kaya i-dethrone or makipagsabayan sa ibang mid-range or mas mahal mga gaming mouse kung magpo-focus tayo sa shape, weight, and performance. Kaya usapang overall value, it's a perfect gaming mouse release para sa akin. Gandang panimula ngayon 2024. Hanggang ngayon, hindi ko ma-imagine kung paano na isiksik ng brand na ito yung napakaraming good things sa ganitong price point. At again, kung familiar kayo sa channel, alam nyo naman prangka ako, lalo na kung hindi tugma yung experience natin sa actual SRP ng produkto. Kaya dito sa Captain Wireless, guaranteed na mura, yes, pero tinamaan niya ng husto yung standards ko, and I can take that away from Rock Gears. Lalo na kung kaya mo rin i-ignore yung coating feel at kagaya mo kung mababaw ang kaligayan. Sa totoo lang, para ka na rin may hawak na higher tier wireless gaming mouse like Lamzu and Linjutsu. Ganun ka proper yung approach na in-execute nila dito, confident kang pangbaragan or hardcore na gamitan. Dito mo rin talaga mapagtatanto na budget gaming mouse are getting better and better na talaga. Nakakatawa lang din na may ganito pa rin tayo matatakbuhan na budget brand sa competition, pero pang high-end na rin yung atake sa market. Nakikitaan mo ng innovation, and the most important thing is nakikinig sila sa community. Tsaka kung mag-i-invest na lang din tayo sa mga ultra-budget gaming mouse, laking tulong din ng local warranty na makukuha natin, and dito yung peace of mind na yon anytime. Emphasize ko rin na this is not a sponsored review. Feeling ko kasi kailangan kong banggitin at banggitin talaga sa inyo yon, lalo na sa tuwing may mga magagandang factors tayong i-breakdown sa ganitong katama at kaproper na produkto. Kaya naman sa mga budget PC gamers dyan, ang comfort zone talaga yung nasa ganitong under 2,000 pesos wireless gaming mouse, deserve mo rin yung ganitong upgrade sa competitive scene. Game changer talaga. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless.